Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Ginang Esther Del Carmen, ang inyong makakasama sa panibagong talakayan dito sa Valenzuela Life sa Pilipinas 7. Alam kong handa na kayong matuto at madagdagang muli ang inyong mga nalalaman. Kaya naman, mag-sip, makinig at matuto sa mga bagong kaalaman. Halina't ating simulan ang makabuluhang talakayan. Matagumpay nating natutuhan sa ikatlong markahan ang mga akdang pampanitikan mula sa Luzon na nakapaglalarawan ng ating pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito ay atin namang lalakbayin ang isa sa mga obra maestra ng Pilipino, ang koridong Ibong Adarna. Ngunit bago yun ay atin munang alamin kasanayan na ating lilinangin. Ito ang nagmumukahi ng angkop na solusyon sa mga suliranin na narinig mula sa akda. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahang masasagot ang mahalagang tanong na gaano pahalaga ang konteksto ng pagmumukahi ng angkop na solusyon. Subukin nating sagutin yan pagkatapos ng ating mga gawin. Maaari kayong sumagot sa ating mga pagsasanay at gawain ukol sa ating aralin. I-commento lamang ang inyong sagot sa ating comment box. Bago natin buksan bagong pahina ng kaalaman, halina't atin munang balikan araling tinalakay noong nakaraan sa tulong ng gawain, throwback time. Pagsunod-sunurin lamang ang mga hakbang sa pagsulat ng sistematikong pananaliksik gamit ang bilang 1 hanggang 7. I-type sa ating comment box ang inyong sagot. Simulan natin. Ano kaya ang unang hakbang sa pagsulat ng sistematikong pananaliksik? I-type ang inyong sagot sa ating comment box. Ang sagot niyo ba ay pumili at maglimita ng paksa? Tama kayo, mga mag-aaral. Ano naman kaya ang ikalawang hakbang? I-type ang inyong sagot sa ating comment box. Tumpak kayo, mga mag-aaral, kung ang sagot ninyo ay magsagawa ng pansamantalang balangkas. Ano naman kaya ang ikatlong hakbang? Type nyo na ang inyong sagot. Mahusay, mga mag-aaral! Ito ang pagpatala ng sanggunian. Ang ika-apat na hakbang kaya, inyo bang makukuha? Type na ang inyong sagot. Magaling! Ang tamang sagot ay ang pangangalap ng dak. Ano kaya ang sumunod na hakbang? I-type na ang inyong sagot. Check na check! Ang ikalimang hakbang ay ang pagbuo ng konseptong papel. Ang ika-anim na hakbang kaya, inyo bang makukuha? I-type na sa ating comment box ang inyong sagot. Tama kayo, mga mag-aaral! Ito ang gumawa ng dokumentasyon. At para sa ating huling hakbang, i-type na ang inyong sagot. Magaling! Ito ay ang isulat ang pinal na kopya ng pananaliksik. Ayos na ayos, mga bata! Napatunayan ninyo na ang araling tinalakay ay tunay na tumata sa inyong isipan. Kaya naman, atin nang buksan ang sumunod na pahina ng karunungan. Bilang panimula, isang gawain ang aking inihanda. Mga larawang ipapakita, masusolusyonan nyo kaya? Ito ang Let's Solve It. Piliin ang posibleng solusyon sa mga larawang nagpapakita ng suliranin sa bawat. I-type ang inyong sagot sa ating comment box. Simulan natin. Para sa unang larawan, ang pagkakaroon at pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa.
Ano kaya ang angkop na solusyon? A. Pagsunod sa mga health protocol mula sa ating pamahalaan. O B. Pagsunod sa kagustuhang makapamasyal sa iba't ibang lugar kasama ang pamilya. A o B. Pili na. I-type ang inyong sagot sa ating comment box. Kung letrang A, pagsunod sa mga health protocol mula sa ating pamahalaan, ang inyong sagot, ayos, tama kayo. Malaki ang may tutulong nito upang patuloy na bumaba ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Para naman sa ikalawang larawan, pagdumi ng tubig o water pollution dulot ng mga plastic bottles. Ano kaya ang inyong mungkahing solusyon? A. Pag-recycle sa mga plastic bottles. O B. Ang pagtatapon sa basurahan. Ano kaya ang mas makabubuting solusyon sa solidaning ito? A. O B. Pili na! Ang sagot nyo ba ay letrang A, ang pag-recycle sa mga plastic bottles? Mahusay! Tama kayo mga bata. Mas mababawasan ang pagkalat ng mga plastic bottles kung ito ay ating i-recycle. Para naman sa huling bilang, mahuhulaan nyo kaya ang angkop na solusyon sa suliraning ipinapakita ang kawalan ng hanap buhay ng ilang Pilipino? Ito ba ay A. Bigyan ng sapat na edukasyon? O B. Pagbibigay ng sapat na pangkabuhayang proyekto ang mga tao? A. O B. Pili na. I-type ang inyong sagot sa ating comment box. Magaling! Ang angkop na solusyon sa suliranin ay letrang B. Magbigay ng sapat na pangkabuhayang proyekto ang mga tao. Mahusay mga mag-aaral! Sa gawain ito ay naibigay ninyo ang mga posibleng solusyon sa mga ilang suliranin na ating nararanasan. Kaya naman, halina't dagdagan ang inyo pang kaalaman. Alam nyo ba na ang suliranin ay kilala rin sa tawag na problema o pagsubok? Ito ay anumang bagay na kinakailangang lutasin o mabigyan ng solusyon at kasagutan. Samantalang ang solusyon ay sagot sa isang katanungan, ang resulta ng isang proseso o ang kinalabasan ng isang issue. Sa araw-araw ng pakikipag-usap, may mga pagkakataong nakapagbibigay ka ng iyong mungkahi sa ilang suliraning iyong naririnig, nababasa o di kaya naman ay napapanood. Naipapahayag mo ba ito ng wasto? Narito ang ilan sa mga dapat tandaan kung ikaw ay magbibigay o magbabahagi ng mungkahi solusyon. Una, alamin ang ugat ng suliranin. Makinig ng mabuti sa sinasabi ng kausap upang malaman ang pinag-ugatan o pinagmulan ng suliranin at upang maiwasan din ang pagiging mapanghusga kung makikinig muna sa ipinahayag ng bawat isa. Pangalawa, isipin ang maaaring maging solusyon. Huwag maging padalos-dalos sa pagbabahagi o pagbibigay ng mungkahing solusyon. Isiping mabuti ang mga bibitawang salita. Tiyakin na maayos at malinaw ang ating paraan upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. At ang pangatlo, isipin ang maaaring kalabasan o kahinatnan ng suliranin. Lagi nating tatandaan sa pagbibigay ng mungkahing solusyon ay kinakailangang maging positibo ang iyong pagtugon para sa mas magandang kahihinatnan hinggil sa isang issue o paksang pinag-uusapan. Tandaan, ang bawat problema o suliranin sa buhay ay nabibigyan ng angkop na solusyon, lalo na kung ito ay ating ilalapit sa Amang Lumikha. Ang isang lipunan ay hindi nawawala ng suliranin, kaya naman ito ang nagtutulak sa atin upang magpatuloy sa buhay.
Katulad ng ilang pangyayari sa koridong Ibong Adarna. Marami sa mga tauhan nito ang humaharap sa maraming pagsubok. Tunghayan natin ang ilang bahagi nito na magpapakita ng mga ilang suliranin. Sa iyong panonood ay huwag kalimutang magtala ng ilang mga mahalagang impormasyon tungkol sa suliranin ng mga tauhan, sapagkat namaya ay atin itong susolusyonan. Halina't panoorin natin. Sa kaharian ng Berbanya ay may haring hinahangaan. Isang butihin at mapagmahal na namumuno, Don Fernando ang ngalan, at kabiyak na si Doña Valeriana na isang ulirang reyna at ina. Sila ay may tatlong anak na busog sa kanilang pagkalinga at pagmamahal. Mga magigiting at matitikas na prinsipe na pinagsasanay sa pakikitigma upang sa takdang panahon ay maging tagapagmana ng trono. Ang panganay ay si Don Pedro, ang ikalawa naman ay si Don Diego, at si Don Juan ang bunso. Dahil sa isang bangungot, nagkaroon ng malalang sakit ang hari na si Don Fernando. Nakita niya ang isa sa kaniyang mga anak na si Don Juan na pinaslang ng dalawang tampalasan at pagkatapos ay inihulog sa balon. Hindi na halos kumakain at natutulog ang hari dahil sa labis na pagkabalisa. Isang mediko ang nagsabi na ang tanging luna sa sakit ng hari ay ang awit ng isang ibong tanging matatagpuan lamang sa bundok ng Tabor, partikular sa kumikinang na puno ng Piedras Platas. Agad namang inutusan ang panganay na anak ng Don Pedro na hulihin ang natatanging lunas para sa sakit ng hari. Naglakbay ng tatlong buwan si Don Pedro bago natuntun ang daan patungong bundok Tabor. Agad naman ay nahanap ng prinsipe ang puno ng Piedras Platas. Nagtaka siya kung bakit wala ni isang ibon ang dumadapo rito. Sa labis na paghihintay, sa pagdating ng ibong Adarna, siya ay nakaidlip at hindi napansin ang pagdating ng ibon. Dumapo ang ibon sa sanga ng puno at umawit ng pitong ulit habang nagpapalit ng kulay ng balayhibo ng makapituring ulit. Dahil kinasanayan na ng ibon na dumumi bago mamahinga, hindi nagtagal ay dumumi na ito at walang ano-ano'y natapat ito sa natutulog na prinsipe at sa isang iglap ay naging isang bato. Dahil hindi na silayang muli ang panganay na si Don Pedro, inatasan ng hari ang ikalawang anak na si Don Diego upang hulihin ang ibong Adarna. Naglakbay ng limang buwan ang nasabing prinsipe. Naakit din siya sa kinang ng puno ng Piedras Platas at napaisip kung bakit walang ibang ibon ang naakit dito. Nagpahinga muna siya habang matyagang naghihintay sa mahiwagang ibon, ngunit dahil sa lambing ng pag-awit nito, ay agad ding nakatulog. Nasaksihan man ni Don Diego ang pagpapalit kulay ng mga balahibo nito, siya ay nanatiling bigo. Napatakan siya ng dumi nito at naging bato na rin. Nagmistulang magkatabing puntod ang magkapatid. Pagkalipas ng tatlong taon, lalong lumala ang karamdaman ng hari. Masakit man para sa hari ang mawalay sa pinakamamahal niyang anak, ngunit wala siyang magawa kundi ang bendisyonan ang bunsong anak sa paglalakbay nito. Natakot si Don Fernando at baka magtanan si Don Juan. Siya ay naglalakad lang papunta ng bundok Tabor at may baong limang tinapay. Isang beses sa isang buwan lang siya kumakain.
habang binabagtas ang daan patungo sa nasabing bundok? Panay ang sambit sa biring inang Marilag na nawa ay matagalan ang paghihirap na dinaranas. Sa ika-apat na buwan, tumigas na ang baon niyang tinapay. Sa gitna ng paglalakbay ay may nakita siyang ermitanyong sugatan. Naunawaan niyo ba ang inyong napanood? Ang mga pangyayari ito ay mula sa saknong pito hanggang sa saknong 169 na kung saan nakita at nakilala natin ang mga ilang taungan sa korido. Tulad na lamang ni Haring Fernando bilang hari ng Berbanya, kabiyak ni Reyna Valeriana at ama ng tatlong prinsipe na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Nalaman din natin kung paano nagkaroon ng malubhang karamdaman ang hari na siyang naging dahilan ng paglalakbay ng tatlong prinsipe at ang kanilang mga pinagdaanan upang makuha at mahanap lamang ang luna sa sakit ng kanilang ama. Upang higit pang mapalalim ang pagkaunawa sa inyong napanood, halina at ating suriin ang mga pangyayari ito batay sa mga suliranin na naranasan ng mga taunan. Narito ang isang gawain na susukat sa inyong kakayahan sa pagsusuri. Ito ang impress mo na. Tukuyin lamang kung ang mga inilahad na suliranin ay makikita sa pinanood o binasang bukod. Press 1 kung sang-ayon kayo at press 2 kung di sang-ayon. Gamitin lamang ang comment box para sa inyong mga sagot. Simulan natin. Sa unang bilang, pagsasamantala ng isang pinuno sa kanyang nasasakupan. Makikita ba ang suliranin ito sa buod na ating binasa? Press 1 kung sang-ayon at press 2 kung di sang-ayon. 1 o 2, i-press mo na. Kung ang sagot ninyo ay 2, di sang-ayon, tama kayo mga bata. Ipinakilala si Haring Fernando bilang isang tubig at tinitingalang hari ng Berbanya. Para naman sa bilang dalawa. Ang malubhang karamdaman ng pinuno dahil sa nakababahalang panaginip tungkol sa kanyang bunsong anak. Press 1 kung sang-ayon at press 2 kung di sang-ayon. 1 o 2, i-press mo na. Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay 1, sang-ayon. Dahil sa nakababahalang panaginip ni Haring Fernando, na ang kanyang bunsong anak ay pinatay ng dalawang tampalasan, ay nagkaroon ito ng malubhang karamdaman. Para naman sa bilang tatlo. Ang pagtakas ng anak sa tahanan na walang paalam sa magulang, makikita ba ito sa ating aralin? Press 1 kung sang-ayon at press 2 kung di sang-ayon. 1 o 2, i-press mo na. Tumpak mga bata! Ang tamang sagot ay 2, isang ayon sapagkat nababatid ng hari na tatakas si Don Juan kung hindi niya ito papayagang hanapin ang lunas at ang kanyang mga kapatid. Kung kaya labagman sa kanyang loob ay pumayag na ito sa kagustuhan ng kanyang bunsong anak. Para naman sa ika-apat na bilang. Ang pagiging mailap ng ibong Adarna sa magkakapatid. Ang pagkapahamak at masamang kinasakitan ng dalawang nakatatandang kapatid ni Don Juan. Press 1 kung sang-ayon at press 2 kung di sang-ayon. 1 o 2, i-press mo na. Ang sagot niyo ba ay 1 sang-ayon? Ayos! Nakuha ninyo ang tamang sagot. Tunay na nahirapan ang magkakapatid na hanapin ang kinaroroonan ng ibong Adarna mula sa kanilang paglalakbay hanggang sa masilayan ito. Hindi nila napaghandaan ang katahamakan na kanilang sasapitin kung kaya't sila ay naging mga
at para sa ating huling bilang. Ang malabis sa pagpapahalaga ng mga tauhan sa kayamanan. Makikita ba ang suliranin ito sa buod na ating binasa? Press 1 kung sang-ayon at press 2 kung di sang-ayon. 1 o 2, i-press mo na. Tama kayo mga bata kung ang sagot ninyo ay 2, di sang-ayon. Hindi makikita sa mga tauhan sa ibong adarna ang pagkasilaw sa kayaman. Mahusay mga bata, natukoy ninyo ang mga suliraning makikita sa buod na ating pinalakay. Ngayon naman, mula sa mga suliraning inilahad ay ating bigyang solusyon ang mga ito sa tulong ng gawaing i-post mo. Gamit ang comment box, i-post ang inyong mungkahing solusyon sa mga piling suliranin sa bahagi ng ibong adarna na ating tinalakay. Handa na ba kayo? Simulan natin. Unang suliranin, ang sakit o karamdaman na naranasan ni Haring Fernando dulot ng sobrang pag-iisip sa kanyang masamang panaginip. Ano ang inyong mungkahing solusyon? I-post mo na! Ang karamdaman o sakit ay normal na nararanasan ng tao. Subalit, may posibilidad na maiwasan ito. Katulad ng nangyari kay Haring Fernando na mababasa sa kanong 30-45, siya ay nagkaroon ng maluhang karamdaman. Ito ay dulot ng kanyang masamang panaginip. Hindi ito nawala sa kanyang isipan, kaya unti-unti siyang nanghina. May ugnay ito sa isa sa mga karaniwang problemang pangkaisipan sa kasalukuyan, ang depresyon. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangang iwasang mag-isip ng sobra-sobra. Mas mainam na ibahagi ang nararamdaman sa mga taong pinagkakatiwalaan. Hindi tama na kinikimkim ang nadaramang sakit o problema. Gayun din, piliting maging positibo sa lahat ng oras. Para naman sa ating ikalawang suliranin. Paghihirap na dinanas ng tatlong prinsipe upang hanapin ang lunas para sa kanilang minamahal na ama. Ano ang inyong mungkahing solusyon? I-post mo na! Ang pagsubok ay lagi lamang nariyan. Walang sino mang tao ang walang problema. Ang mga suliraning ito ang sumusubok sa katatagan, tiwala sa sarili at pananampalataya ng isang individual. Ang mga suliraning ito ang nagpapatibay at nagpapalalim ng ugnayan ng tao sa Diyos. Sabi nga, mas malawak ang langit kaysa sa lupa, mas maraming solusyon kaysa sa problema. Sa Diyos, ang lahat ng problema ay may kasagutan. Tulad ng pananalig ni Don Juan sa panahon na unti-unti siyang nawawala ng pag-asa, hindi siya nakakalimot na tumawag sa Panginoon. Pagbati mga mag-aaral sapagkat ipinakita ninyo ang inyong galing sa pagbibigay ng mungkahing solusyon sa mga piling suliranin sa bahagi ng ibong adarna. Sa pagkakataong ito, ating sukatin kung talagang malinaw at naunawaan ang ating aralin. Halina at sagutin ang muling gawain ito ang image na yan. Tukuyin ang angkop na solusyon sa mga pangyayaring naganap sa akha. Piliin ang letra ng tamang sagot. Huwag kalimutang i-type sa ating comment box ang inyong sagot. Para sa unang bilang. Paglaban sa antok na dulot ng awit ng ibong adarna. Ano kaya ang angkop na solusyon? A. Pagsunod sa mga bilin ng ermitanyo. B. Panalangin sa Birheng Maria. C. Paghiwa sa palad at pagtiga ng dayak. D. Pagbibigay ng tinapay at tubig ng sa ermitanyo.
o E, pagbuhos ng mahiwagang tubig. I-match na yan! Tama! Letrang C, paghiwa sa palad at pagtiga ng daya. Para naman sa ikalawang bilang. Pagbabalik ng buhay ni na Don Pedro at Don Diego mula sa pagiging bato. Ano pa ya ang angkot na solusyon? I-match na yan! Mahusay! Ito ay letrang E, pagbuhos ng maliwagang tubig. Para naman sa ating ikatlong problema o suliranin. Paghuli sa ibong adana. Ano kaya ang angkot na solusyon? I-match na yan! Ayos! Nakuha nyo! Letrang A ang tamang sagot pagsunod sa mga bilin ng ermitanyo. Para naman sa ating ika-apat na bilang. Ang paghingi ng tulong ng ermitanyo kay Don Juan. Ano ang angkot na solusyon? I-match na yan! Check na check! Ito ay pagbibigay ng tinapay at tubig sa ermitanyo. Letrang B. At para sa ating huling bilang, ang pagkapagod at pagkawala ng pag-asa ni Don Juan. Ano ang angkot na solusyon? I-match na yan. Tumpak ang inyong sagot. Ito ay letrang B. Panalangin sa Birheng Maria. Mahusay ang inyong ipinakita, mga mag-aaral. Nakatitiyak ako na lubos niyo ng naunawaan at naintindihan ang ating araling tinalakay. Ngayon naman ay ating sagutin ang mahalagang tanong ng ating araling. Gaano kahalaga ang konteksto ng pagmumungkahi ng angkot na solusyon? Mahalaga na matutuhan natin ang konteksto ng pagmumungkahi ng angkot na solusyon sa isang suliranin. Kung magiging wasto ang iyong paraan ng pagmumungkahi, tiyak na magiging maayos at malinaw ang nais mong iparating. Gayun din, kung masusunod mo ang mga tamang paraan ng iyong pagbigay mungkahi, ay makatitiyak na positibo ang iyong magiging tuhod. Naunawaan niyo ba ang kabuuan ng ating tinalakay? Kung oo, mag-heart react naman! Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Paalala lamang, nasagutan din ang mga gawain sa inyong learning packet sa makikita sa Aralin 3 sa ika-apat na markahan. Ito ay sa gabay ng inyong mga guro at magulang. Mga mag-aaral, natapos na natin ang ating aralin. Mula sa mga gawain ay natukoy natin ang unang bahagi ng ibong adana at ang mga suliranin ng mga tauhan. Gayun din, ay nalapatan natin ito ng mga mungkahing solusyon. Sa kabuuan, natitiyak kong natamo ninyo ang mga kasanayang pampagkatuto na nagmumungkahi ng angkot na solusyon sa mga suliraning narinig mula sa akta. Pagbati sa inyo, Grade 7, sapagkat naisagawa at naisakatuparan natin ang mga gawain sa isang buong linggong aralin na isinasaalang-alang ang katapatan at pagpapahalaga sa oras. Kaya, mag-project watch na tayo. We advocate time consciousness and honesty. Sana'y nadagdagan ang inyong kaalaman at ang araw ay naging makabuluhan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na talakayan at huwag kalilimutan, anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Hanggang sa muli, paalam!